Nandito tayo ngayon sa isang bahay nila. Oh, may taga-hawak si Ate Bert. Baka madapakab. So guys, nandito tayo ngayon sa pangalawang bahay nila, Bibis. Dahil meron tayong Ate Nala photoshoot! Ala! Birthday yan pala to! Ate, kusira! Uy! Bago kasal! Hindi pa ganun nakikilala yung iba kong business. So dito, nabigyan kami ng opportunity na ipakilala, i-introduce din sa iba na ibang tao yung aming negosyo, which is yung Korma, yung nilalabas namin ng Mini Coffee, yung aking Admayora Soul Collection, and yung Wagyuniku. Yung lampayang lamp. Magiging samgyup salad pala. So yun guys. And actually, itong time na to, itong event na to, nagkaroon din ang nag-open din ng business yung ibang TV. So, I'm so happy for you. Kaya nga, sis, kami nag-post ako. Wala namin ng business ng TV. Oo. Sabi ko, wala kaya ito mo sa showcase. So, ayan, ang TV pa yung unfair na buo. So, yes, yes, diba? Nandiyan na nila mag-ibibenta yung mga product nila. At bukod dyan, makikita pa namin yung mga talagang aming fanwords namin. Yan, ¡Suscríbete al canal!
guys. Nandito yon. Para pag nakabuo ulit, andyan na siya. Angay nyo, pag nag-announce na si Bill ng kanyang kasan, ito na ang offline papaya si Bill. Uy, baka mag-expect. Delete pa, delete. Tara. Ito kasi, ang payat niya nung kasan niya, saktong-sakto nagtai siya. Ang swerte. Kaya pala yung payat. Ano kasi yung talaga pag mahal mo? Bakit yung tingin sa akin, Nico? Parang laging may sisingilin. Kakakasal na kasi. Pag kinasal kami, Nico, ayun na. Mas maraming sisingilin. Hindi, mas magiging matamis ang relasyon. Ngayon kasi medyo papait na. Buti ka nag-propose na salba. Huli! May lakay pa si Idol. Si Idol naglalaway. Sabi kasi, itong si Paz, ano, nagbekwentuhan kami. Itong si Ed, talagang grabe yung titi. Oh, sabi ko, oh, yung laway mo. Tapos sabi niya, bakit? Ikaw kasi pag tumingin ka sa akin, parang laging may sisingin. Parang may laging utang. May ingatan na po yung matanong ng asawa ko. May ginanod lalo ni akin. Ulit ang asawa ko. Okay, everyone! Okay, entourage! See ya later! Guys, titignan namin yung heartbeat ni baby kasi pwede na siya mag-doppler. Pwede na ako mag-doppler. Dapat ang heartbeat niya is 150 and above. 150 ba? 160? Yan, parang mga ganun. At yung first time na maririnig namin yung heartbeat ng baby namin kasi yung last ultrasound namin is bawal pa siya. So, ito yung first time. Diba? Ayan yun? Ayan. Tingnan, ilan yan? Lakas. Ba't ang bilis ng ganyan? Ganyan talaga pag baby. Pag mga sabi. Hindi ko naman heartbeat yan. Hindi naman ako. Nakahiga lang. Tingnan naman, patingin naman yun. Parang kabayo. Ayak naman yan. Daddy. See you in a few months. Baka nasasakta naman siya. Bakit siya ba nasakta naman? Eh, inanong yata. Wala na, wala. Ayan, safe siya. So guys, itong Doppler na to, bigay sa akin to ni Vien. Kasi hindi na ako bumili ng Doppler ko kasi meron naman siya. So thank you Vien sa sponsor ng Doppler. Ipapamana pa to sa mga next na mga nganak na Timpayman girls. Ano daddy? Anong feeling? Siya. Alam niyo guys, nung una hindi talaga ka makapaniwala ni King na nabuntis ako. So... as in, talagang hindi talaga kami makapaniwala.
Kasi nung time na nagtatry kami, hindi talaga siya nabubuo. Yan, lalo na nung honeymoon namin, yan. So yun, sobrang happy kami ni King. Ngayon na nagiging, nakikita na namin yung paglaki ng tiyan ko, naririnig na namin yung heartbeat, alam mo yun, parang ilang months na lang makikita na namin siya. So parang, nung una kasi hindi kami makapaniwala talaga eh. So nung ngayon na nakikita namin yung mga physical changes sa katawan ko, ganyan, lumalaki yung tiyan ko, meron ako mga morning sickness, ayan. Parang nilis naman, ito na talaga, finally. Malapit na akong mga anak, ilang months na lang. So, yun lang, sobrang happy kami. And ngayon na narinig namin yung heartbeat, so si Daddy naman. Ano masasabi mo, Dad? Ano masasabi ko? Hindi, excited ako. Happy. Sino kayang kamukha? And first time ko marinig yan, hindi naman natin narinig yan dati sa ultrasound. Dati nakikita mo lang yung ganun eh. Bakit? Ano sabi ni doktora? Bakit bawal? Eh may band daw na para dun eh. Di ba? Kasi baka may stress daw si baby pag ano. Ngayon, wala, nakakaiyak. Kaya nakaka-touch. Pati yun ang luha. Wala, hindi ko naman nailuha eh. Nasa puso ko lang yan. Sana mag 9, mag July na eh. Pero bago yung gusto ko muna malaman yung gender niya. Eh! Sa birthday mo. Yeah. Sabay natin sa birthday mo. Sige. So guys, bukas meron akong magpapakuha ako ng dugo sa Cord Life kasi gusto na namin malaman ni King yung gender. So isasabay ko siya sa birthday ko, which is February 17 ng gender reveal. Ayan. Sabay ang birthday ko at ang gender reveal. And yun, gusto ko maging memorable yung birthday ko na yun. So, sinabay namin siya. Timing din, kasi 3 months na ako. Tapos na yung first trimester ko, second trimester na ako. So, pwede na siya. Timing talaga na birthday ko ganapin yung gender reveal. So, yun guys! Abangan nyo yan guys sa aking channel. Yun lang guys. Good night! Thank you.